Charan. Good morning pa ba? No, it's not morning. It's already 12:32 in the morning. Okay guys, so live po tayo this afternoon guys kasi I have some little FYI or a friendly reminder po sa lahat po ng mga kababayan natin of course dito po sa UAE. So especially guys ha, sa mga nag-exit no, so please take note po, napakalapit na po ng Eid. Malapit na pong matapos of course ang Ramadan, so expect guys na tickets. Ayan, tumawag yung phone. Alam mo, kung kailan ako nag-live sa kasa na to. Epic Terrorism, good afternoon. Hello? Ah, Junel, wala pa sa... I think it's day off ng Saturday, girl. Bakit po? Yung ticket. May WhatsApp ka ba niya or shall I do it for you? Kasi ako nalang, sabihin ko nalang yung client niya. It's evening lang yung available. Okay, I'll do that. Mauubusan. Okay, sige. Okay, I'll get back to you. Antayin ko lang yung reply niya, ha? Sige po, bye-bye! Standby guys, wait lang. Okay guys, so let's continue. Teka lang, I will just share this page. Okay guys, so continue. Hello Jasmine, Leia, Matiga. Hello, and I think I saw earlier ang aking friend na si Miss Tugunun. She's actually watching. So guys, this is a travel update po, no? So, una sa lahat, of course, guys, malapit na po ang Eid celebration dito sa Dubai. So, expect guys, sa lahat po ng mga exiters natin, please guys, do your exit earlier than that. Kasi po, kapag natapat po kasi sa holiday dito sa Dubai, mahal po ang ticket going to Dubai. Kaya nga guys, check po your last date of your valid stay dito sa UAE. Kapag natapat po dyan, please guys, let us know. We can help you po to get your A to A or any exit po na kakailanganin nyo. Okay? So guys, reminder po yan. So, most probably, anong date yun? Either 26 or 27. Yeah, so most probably, siguro from 25 na lang, let's say yung exit mo is from, let's say, 24, 25, 26, until end of the month, eh, mas okay po na you have to exit earlier than that. And ito nga po, kakatawag lang ng call, di ba po, from one of our office sa Bird Dubai, na special guys sa mga A2A ha. So since napakarami na po ang mga kababayan natin na nagtitake ng option ng exit nila ng A2A, always guys do your booking, I mean, earlier as possible po. Kasi minsan tickets are no longer available po on a certain date na maaring i-request nyo. Kaya nga mas maganda yung more than a week pa lang, eh magpa-book na po kayo para hindi po, kumbaga hindi, baka mamaya yung date na binibigay mo is your last day, but unfortunately no more seats available sa lahat ng ticketing na nag-o-offer ng A2A sa amin on that date. Eh wala tayong choice but you have to move your schedule on the next day, which unfortunately you have to pay a penalty of, for a tourist visa holder, that's 300 dirhams on the first day, and for the, from the cancellation naman, that's 200 dirhams. So sayang din yung pera, no? Kaya guys, anything guys, if you have any questions, I'm going to write down my WhatsApp number dito po sa title ng aking vlog. Para po, you can always check on me guys on any update na gusto nyo pong malaman. And hello kay EJ Ayla. Hi EJ, how are you? The singer, Patrick. Wait, hindi ka pwedeng mabasa ng ganun. Hindi ka talaga siya mabasa. Wait lang. EJ, how are you? The singer, Patrick. Ayun, hello kay Krisha Net Lucas. Hi po, good afternoon, Idol Juni. She is a friend of Sir Emil of Pinoy After Hour. Ayan, also... Ayun, so guys, ito, take note po, no, if in case po na yung para lang FYI sa lahat, na ang Eid celebration po dito sa Dubai, or sa UAE, I mean, lahat is 3 days. 3 days. Ayun, so ibig sabihin po nun, ito kasi yung worry natin, kaya nga po, I'm doing this travel update para po sa mga kababayan natin na at least iwasan po yung last week of the month na pag-i-exit. Kasi we wouldn't know po kung gaano katagal yung delay. Although I am not saying
na it's really delayed, okay? Pero para lang maiwasan natin kasi, di ba, of course, it's celebration. So baka, alam mo yun, yung timings ng work ng mga immigration officers natin. And at the same time, talagang this is guaranteed na talaga mas mahal ang ticket during that day. Any holiday po talaga dito po sa UAE, kapag yung flight nyo po is papuntang UAE po, expect po talaga na mas mahal siya. Okay, and hello Kai! Hello po kay Chris Maria Isabella Forto. Hello Ate Tess. Kumusta naman ang mga staff, of course, ng Fly Dubai? Ang reyna nila yan si Ate Tess. Hello kay Papi G, na pinaka-perfect smile na vlogger and also a flight attendant ng Fly Dubai. Alam niyo bang suking-suki ang MPQ tourism ng Fly Dubai, especially to those who are traveling as a tourist or exiters po sa Armenia. Sana one day, no, Ate Tess, if given a chance, yung boss ko dan dito na nagsisipag, eh, mabigyan ako ng give papuntang Armenia ulit. Then I'm gonna fly with Fly Dubai. Malapit ng birthday mo pala. Oo nga. Busog yung sabihin niyo. Okay. Hello, hi! Who else? Mia Chen Di Borja. Sipag yung sir talaga. Good afternoon. Ayan, thank you, Mia. And good afternoon, of course, sa'yo at sa lahat, of course, ng ating mga viewers. And also, galing kay Burnok Romero Francisco. Hello, Sir Juni. And that's all. So, guys, again, ito lang, guys, no, I would like to clarify din, guys, regarding po sa mga nagtatanong sa atin about yung 90 days visa. Okay. So, nung una po, June 1, announced na po siya that June 1, Dubai visa na 90 days is no longer available for Filipino nationalities. That Filipino and Pakistan. And then after a couple of days, may kumalat na naman sa online na it has been returned to some selected travel agencies lang. Okay, but as far as I know po, yung regular na 90 days visa is definitely not no longer available as of now. Talagang hindi po siya available. Even we tried applying, guys, yung visa na ganun talagang hindi siya ina-accept. But, meron po kasi, guys, tinatawag ng mga special visas, a private visa. Minsan tawag nila dito is a leisure visa, which is also a 90 days visa dito sa Dubai. But unfortunately, guys, hindi siya ino-offer ng most of travel agencies before. It's because, number one, it's really expensive. So, since, guys, di ba po, we are, most of travel agencies now are offering a special Sharjah visa na 90 days. Linawin po natin, guys, ha. 30 days visa still available po sa Dubai visa. Okay, wala pong issue yan. Same rules applies. But with 90 days visa, dito po sa MPQ Tourism, we'll be giving you guys a special visa from Sharjah. But take note, guys, of some regulations. Okay, number one, when it comes to age po, mayroong age restriction yan. For females, 30 years old and below, may mga requirements needed. We need a blood relative po na guarantor. And of course, your proof of relationships. Okay? Pero guys, unfortunately, napakarami kong natanggap na mga followers na wala silang immediate family dito. They are females and below. No. And they belong to 30 years old and below. So, ang options na lang po nila, guys, is either you're gonna take a 30 days visa from Dubai or you're gonna avail itong sinasabi ko kaninang 90 days parang private leisure visa from Dubai. Yun nga lang, it's a little expensive. Okay, so there's still a solution, guys. Meron pa rin tayong sagot po sa lahat po ng mga sitwasyon na meron kayo. Kung however complicated your situation is, ito, guys, I will write down my WhatsApp number later. You can share to me your story and I'll give you guys an advice. Yun na lang po yung gift ko sa lahat po ng mga kababayan po natin na nagfa-follow sa akin. Of course, dito sa MPQ Tourism, sa Buhay sa Dubai, and of course in my Facebook page, okay? Basta po, any situation na meron kayo, if you have question, if you are confused on something, MPQ Tourism is here, guys. You can check out our Facebook page. We have contact number dyan. Marami po kami mga galing ng mga travel advisors na maaari po magbigay sa inyo ng mga options. Okay, and hello kay lots of love from Fly Dubai cabin crew, sabi ni Maria, ni Chris Maria Isabella Porto. Hello po, thank you po Ate Tess. And alam mo ba, no, wala pala tayong something dito, no, from Fly Dubai. Okay guys, the reason why we choose, okay, kasi po before, no, there are two airlines, I think three, I'm not sure about Emirates Airlines. Two. Oh, there are only two airlines kasi ang pumupunta po talaga sa Armenia, okay? We have Qatar Airways and we have Fly Dubai.
Yeah, sorry, yeah, we have the third pala, yung Air Arabia. But kasi ako, I've been there twice, and the experience of flying with Fly Dubai, not only just because these people are my friends, eh, straight fly siya for just 3 hours and 15 minutes, nasa Armenia ka na. And so far, wala pa naman akong na-experience na delays, and I enjoy naman yung 3 hours na flight. Eh, kasi nagbabasa din ako ng libro, kaya parang siguro hindi ko na rin napapansin. Pero guys, kami kasi, we always choose, guys, we always prefer to let our clients go to Armenia for tour or for exit via Fly Dubai talaga. Kaya, ayun, so, Ate Tess, I'm waiting for a gift from Fly Dubai. Okay, guys. Okay, so sabi po ni Burnock, Sir Juni, tanong lang po kung ano yung e-gate. Okay, guys. Now, let's move on to our A2A service na ino-offer. A2A service, guys, what's good about MPK Tourism is our visa card, okay, na nagsusupply po ng aming 90 days visa is, this is very convenient po, guys, no, para po sa mga exiters namin. It's because you don't have to look and wait for us para replyan kayo for the visa approval. It's because all of our clients, okay, na nag-A2A sa Sharjah Airport, is within Sharjah Airport nyo po mismo malalaman yung status ng inyong visa approvals. So, anong benefit nun? Number one, di ba minsan paggabi na, some of the travel agency agents, itulog na yung mga yan or naka-day off sila. Sometimes, they don't mind, okay? It's my off and phone turn off tayo today. So, that's actually not good for us na nasa service yung nature ng trabaho mo. So, what we're doing right now, guys, is sa mga A2A's clients namin, pagdating doon sa airport, once na nakapasok ka na, automatic you can check doon sa office mismo na imi-mention namin kung application is approved. Application is processed. Some of the reasons why some travel agencies inaabot po ng sobrang tagal ng mga visa applications nila is because it's not processed right away. Okay? So, with our service po, right away, dyan po sa airport, makikita nyo if your application is processed or not. So, if it's processed, so, kalmante na po tayo. Okay? It means that we will expect an approval or a result. Unlike po kasi yung hindi pa pala na-apply, so you're waiting for nothing, that's useless. Okay? So, guys, ito po, i-explain natin. Oh, thank you so much, Kay Burnock, for the question about e-gates. Mangyayari po kasi, guys, the phone is ringing. MPK Tourism, good afternoon. Hello, hello po, ma'am. Yes. Okay, Cebu Pacific, okay, no. Kailan po ang travel date niya, ma'am? Alright, just for a we have two branches actually, ma'am, pero I am located po sa Satwa branch. Same building po ng Jollibee Satwa. Mm-hmm. Okay. So this is just Manila, ma'am, no? MPK Tourism po. MPK Tourism. MPQ. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Correct. Okay, so July 1. Yes, ma'am. Same building with Jollibee Satwa. Nasa mezzanine floor lang po. Yes. Okay, so, ma'am, for your Cebu pack na ano, ilang baggage ang kailangan nyo po? 20 is enough? Okay. And then, you need the food as well. No food. So, fly and bag lang kayo. Okay, sige. So, ang return is 27. Okay, fly and then. Mm-hmm. Okay. So, yung rate as of now, ma'am, is we have 2,398. Yes po. Wala pa siyang food. Ang reason for this, I don't know why. Kasi masyado yata marami tayong traveler ng June, July, August. Most of the time, nauuna yung mga lower rates. Other airline. Ah, okay. Cebu Pack din. Same date? Anong date po? Sorry. Okay, sige. Just for a while. So,
Kasi ang pagkain naman, ma'am, nasa ano lang siya, nasa 40 plus dirhams. So if you have food na rin naman, then better. Okay, so oo nga, magpaan ko na lang ng sandwich, that's fine. Okay, so same baggage po, 20 lang din kailangan niya. Okay, without food, teka lang kasi in pesos ang nilalabas na. Okay, wait lang po. Ay ma'am, nasa 1,100 yung ano, one-way ticket. Wala pa. Plus 100. 100 lang siya. Oo. Yung one month namin ngayon, I can give... Wala pa. No, we still have the 90 days, but unfortunately, yun, ito yung special private visa lang na nasa 1-8 po yung rate. Mahal. But we have still have the 90 days. So. Pero we're giving ma'am the Sharjah visa na, ano, na 90 days. Yung visa lang is 1, oh, we can give you ng 1-5. It's almost the same with Dubai visa, except yung rules lang is may age restriction, may mga age limit. Yes. Female ba yung sister mo? 1 month since you're going to take the ticket po, it's only just 400. Pero kung wala pong ticket na kasama, 450. Yun na po yun na. Bababa. Oo. Yes. Yes po. 3 months na lang. Yes, oo. Two-way ticket na yun. Yes, ma'am. So, maganda 3 months. Pakatipin siya. Yes po. Okay. Since 1 month visa lang talaga, ayaw mo talaga siyang i-3 months kasi... Oo, napakabilis, ma'am, kasi may naranasan ko dati nag-100. Parang after 2 weeks, parang feeling mo dead. Okay, your number, ma'am. Okay. 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 366. Okay, sige. Okay, I'll call you back. Okay, yeah, it's okay pa. Alright, so ano po yung huling question? Okay, ano po pong relationship niyo po? Kailangan lang namin ng immediate... Okay, good. So wala pong problema kasi what I need from her, since she's female and within 30 years old and below, kailangan po natin sa... Kailangan lang natin ng blood relative na guarantor. So since you are the sister, so you will be representing as the guarantor. Kailangan ko lang po sa kanya ng passport copy niya and photo with white background. And of course, yung birth certificate niya. Oh yeah, kailangan ko rin yung from your side. Kasi from your side, I need, aside from the birth certificate, I need your passport and your visa page. Salary numit na po. Ano mo kailangan natin yan for your affidavit? No, I think since we're traveling together, I think no need for the affidavit. Kailangan ko na lang talaga sa'yo is yung birth certificate mo lang, passport, and visa page. Okay, so then we can help you with that po. Oh, but that will be additional 200. Or would you like to process it yourself? Kasi 150 lang actually yun. Pero yun nga lang ma'am, mas sure naman po yun. Oo, hindi naman. That's true. Tsaka yun nga, pwede nga asaling option na wala din eh. Yun nga lang, since you wanted to make it sure na ano man mangyayari, may mga ganun kang backup plan. It's okay. Pero as per experience naman sa akin, as an agent, I never experienced po na na-offload because yung sponsor is sister or immediate family. Never, never na magkaka-issue yan.
No, kailangan lang po that you have the, yeah, INISO, original INISO copy lang ng birth certificate, and that will save your, ano po, your sister from, ano, offloading. Ano, no, no, hindi na po, no need for that. Kailangan lang, valid lang talaga yung iyong visa, visa, existing residence visa sa Dubai. Okay. Sige po. Ma'am, can I give you my WhatsApp as well? Para at least you can get in touch with me. Ah, yeah. Ah, sige po. Okay, 052-190-4829. Yes po. Okay, yeah, Juni Franco Sorsano. Oh, yes, ma'am, ako to. Oo. Pero ma'am, yun nga lang ma'am, kay a friendly reminder lang na since our ticket is yung price hindi natin siya mahuhold, do it earlier. Oo. Sige pa. Ah, meron naman, pero yun, parang hindi, wala pa ako nakikita so far na maaaris ang bumaba. More on, mas maaaris ang tumaas. Sige po. Have a nice day. Sige. Oh, yes po, yes po. No problem po. Okay, bye-bye. Okay. Okay, so yun guys, ang ating conversation, I think no, most of my followers, even watching me guys, doing my work or my actual work is may natututunan kayo, no? Say, most of the clients naman kasi na tumatawag, eh, you're always going to learn something from different stories ng mga kababayan natin. Yun nga lang, baka mo may mga sekreto ko, eh, may lumabas online. But anyway guys, ito, sabi po ni, yun, tuloy tayo doon sa E-Gates muna, I have to finish that question. Kasi guys, if you're going to take guys the A2A service, eh pagdating niyo po sa airport ng Sharjah, you need to pay 100 dirhams na A2A service charge, okay? Then after that, you're going to proceed po doon na sa boarding ng Air Arabia, and doon po pwede kayo mag-ask ng assistance from any staff dyan na how to avail yung E-Gate registration. Okay? Free po yan. Kailangan nyo lang mag-apply doon ng E-Gate registration. Ang advantage po niyan is, kapag na-approve na po ang inyong visa, hindi niyo na po kailangan ipaprint yung visa niyo para po pakita doon sa immigration officer at lalabas kayo. If you are registered po ng E-Gates nila, all you need to do once you are confirmed na that your visa is approved, itatap niyo lang po doon sa E-Gates nila ang inyong passport and then you can leave. Yun yung advantage lang noon. Okay? Sabi po ni Burnok Romero, Francisco, sabi niya kasi po nag-exit ako noong June 6, A2A, sobrang bilis ng MPQ. Thanks ulit, MPQ. God bless! Thank you so much, Burnok. At nag-e-gate ka ba? Ay, kasi may bago na. Kasi guys, kapag in case po na hindi po kayo nakapag-register doon sa e-gates nila, of course, you need to print your visa. Kailangan nyo po magbayad ng 40 dirhams. Okay? So, sign din naman yung 40 dirhams na pamasahin mo na lang palabas ng airport ng Sharjah. Okay? Hello, of course, kay DJ Rowie Messina from Radio Filipino America. Ayan, good afternoon. Is it good afternoon? Is it good morning din dyan sa San Diego, California? Okay, I just already had the interview with DJ Arlene a couple of days ago. Pero nga, I'm so busy and I cannot find time lang to edit. Pero definitely, basta within this week, masishare ko yon. And ayun, hindi na ulit ako nakabalik sa kanya. It's because, alam nyo naman, as always, I'm always busy. Kaya hindi ko, hirap talaga ako mag-promise ng availability ko kasi guys, because of my time, because of some businesses, small businesses na inaatupag ko. And at the same time, I'm really finding time then to rest talaga. Kaya, health is wealth kasi. Diba? Okay. Hello, sir. Sabi ni Mavil Salon. Ayan. And, i-gate ako, sabi ni Borno. Okay, who else? Ayan, from La Lena Sarayan Amuyo. Hello po, Sir Juni. Kumusta daw po? Sabi ng mga kasama ko dito sa flat. Follower niyo po sila. Hello sa lahat ng mga ka-flatmate ni La Lena. Ayan, good afternoon. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayan, pag sinabi ba natin flat, taga Dubai ba kayong lahat? Kumusta naman ang mga paligo niyo, guys? Ako kanina umaga, I'm so happy that yung water sa shower is warm. Or close to hot. Hindi na sa warm eh. Since ang lakas ng aircon, so syempre pag maliligo ka, hindi mo kaya. Pero pagpasok mo sa CR, pagligo mo, ang init ng tubig, ang sarap sa pakiramdam, yung gising ka kagad.
So yun, hello kay Rosana Kukila Tanasas, sabi niya, watching. And also, who else? Hello kay Darrell Angelo Tados, hello Sir Juni, and hello to everyone. And, May na lang pa sa bahay. Okay, ito naman guys, from Ivan, Kuya Juni, anong terminal ng Emirates sa NAIA, tapos po ilang kag nag-check-in baggage, get well soon po kay Ricky Abawan. Emirates ng terminal? Okay guys, let me check. Kailangan ko masagot ng tama yan. Parang you're asking ba, from the Philippines, anong terminal yung Emirates Airlines? Right? Let's say you're traveling on 11th of June, going to Dubai via Emirates Airlines. Oops, bakit? Ito guys, alam ko pala guys, no, hiring po kami. So we're actually looking for additional staff with background po sa Sabre, sa Amadeus, at saka sa Galileo. Ayun, kailangan po, may, of course, definitely, since if you know those systems, eh, definitely you have a background na sa, ano, sa travel agency. So don't be shy guys, send your email po sa aming email address, info@mpqtourism.com. Okay, yung Fly Dubai, yung Emirates Airlines is Terminal 3. Ayun. May tumatawag sa kabilang phone. Hello, Risa. Good afternoon. Hello po. Yes po, ma'am. How can I help you po? No, it's okay po. Ah, sino po sila? Sino yung kinuhanan nyo? Sa akin nyo po in-apply? Ah, okay. Ma'am, pwede nyo po sa akin matawag nito. Sorry po, pwede mo sa akin ma-WhatsApp. Same number na to yung kanilang full name. Tapos balikan kita. Oh, para ma-check ka po, mabigyan. Oh, same number lang po nito, ma'am. Ah, sige po. Thank you po, Ma'am Risa. Bye-bye. And it's a good thing guys, no, that I have some clients katulad ng ginagawa ni Risa na chine-check talaga nila yung last date nila ng validity to stay dito po sa UAE. And that's very important guys. Warning po natin guys, no, sa mga kababayan po natin. Please guys, avoid. Avoid nyo po ang overstaying. Kasi you wouldn't know what will happen eh, di ba? What if, di ba, kung i-abscond kayo kagad ng mga visa supplier na yan, wala pong magagawa ang travel agency sa inyo. Okay, kapag absconded po kayo, ano man yung on-process na meron ka... Aside, yeah, of course, unang-una, makakancel lahat yan. So, all of the effort na ginawa mo, eh, ang hirap Tagalog, English, ha? It was just put into waste, guys. So, nothing. Uuwi ka lang with a bad record dito sa UAE. Kaya, iwasan po natin yan, please. Si Boss, oh. Ang aming CEO, eh, ang sipag. Samantala ako nagdadadakdak dito. Okay, and what else? Nasaan na tayo? Okay, and ito sabi naman ni Lalay na kanina, opo, lahat po kami, Sir Juni, dito sa Dubai, sa Abu Dhabi, Baker, sa DK. Abu, Baker, sa DK, Metro Station po kami. Malapit, salamat po, pabati sa amin. Ang swerte nyo naman, di ba, malapit kayo sa Abu Baker, sa DK. Ay, wait lang, ano ba yung murang tindahan lang? Abu Baker ba yun? Baker pala yun, sorry. Iba pala yun. Pero malapit yung Abu Baker sa DK. Ah, lugar yata yan. Oo. Sorry. Kasi guys, isa sa pinakamurang supermarket dito, di ba yung Baker? Kasi dati, kapag wala na kaming pera, at may kotse naman, punta kami sa Baker. Kasi ang chicken doon, mga 5 dirhams lang, 10 dirhams. Tapos, hot dog. Hot dog. Tapos marami silang mga paninda doon ng 1 dirham lang. So, importante may pagkain ka, kanya-kanyang paraan lang yan eh. Di ba yung iba naman, pag wala ng budget, ayan pupunta sa fish market. Kasi nga, bibili na, pupunuin ng isda yung ref, good for 1 month na yun. Ayan, utakan lang yan. Okay, sabi po ni Bornok Francisco, pahay naman po sir, sa Alriga po kami. Ayan, sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Alriga, hindi ko alam bakit nga ba mga tao dyan sa Riga ay hindi natutulog.
imagine kahit umuwi ka ng alas 3, alas 4 ng madaling araw, buhay na buhay pa rin ang alriga. Anong meron dyan? Diba? Kasi yan, like, pag pumunta ka sa Bordo Bay, pagdating na madaling araw, parang mangilang-ilang tao na lang nakikita mo. Pero sa alriga, talagang, ano yan, parang a city of, ano, a city of lights. Bukas pa rin yung mga establishments, ang daming tao sa kalye. Ayan. Kaya talaga, siguro kung hindi lang talaga bawal dito sa Dubai yung magbenta sa bangketa, Alriga ang pinaka-the best na, ano, na location natin. Okay guys, and sabi po ni Larry, si Larry Isguera po yung nagme-message sa atin, pero iwasan po natin yan. Ayan. Ayan. Hello kay Parker Joseph, anong way papuntang Baker po? Ay, patay tayo dyan. Hello sir. Yes po, good afternoon. Ayan, okay. Bigyan din kita ng WhatsApp number ko. Ay, ay, matang. Exit. Ito isa yung recommended po namin, yung mabilis. Yung 3 months namin. Ang 3 months po namin is 2,100. Tapos, 3 months na po yun, magbabayad na lang siya ng 100 para sa E3 service. Parang service charge to. Pero yun kasi sir, guaranteed yun within 24 hours. May approval yun. Basta mag-check-in lang ng umaga. Okay. Magpawal na po sa akin. Okay, sige pa. Okay. Papuntang Baker. Papuntang Baker daw. Di ba sa mga Satwa meron? Oh, meron po kasi sa Satwa. Ito sa may tabi ng Aldea pa. Okay, sige pa. Hello, good afternoon. Yes po ma'am, good afternoon po. Mag-exit po kayo ma'am. Yung anak ko yan. Anak mo. Pwede yan. Yes ma'am po, pwede po. Pero ang female ma'am, ilang taon po ba siya ma'am? Oo, for 21 years old na female ma'am, para po ma-avail natin ang 90 days visa, kailangan po may immediate family na mag-guarantor sa kanya na naka-residence visa po. So anak niyo po? Kailangan po blood relative po talaga. Na naka-residence visa sa Dubai. Ayun, pag wala po ma'am, is meron kami isang option pa na Dubai visa din na 90 days, pero mas mahal po, nasa 1.8 po yung visa. Nakakita na po si... Of course! So, no, pwede pong Muscat Oman, pwede pong Bahrain, pwede pong Kuwait. Pero most of the time, ibigay po namin Muscat Oman. Eh, yung visa kasi pwede sa bossing eh. Visa? Yes po. Oh. Ayun, visa pa lang po yun kung gusto mo ng 90 days. Hindi. Ay, ano na? No, visa pa lang po mismo yun. Yun yung special visa ng Dubai. Galing Pinas. Meron kami. So magiging ano ma'am, parang kung gusto niyang i-avail na Dubai instead of 2-1 kasi ang Sharjah visa na 90 days package namin is 2-1. Magiging 2-1 po siya, parang 2-5. Wala dami na lang po ng Hong Kong. Opo. Pero 90 days visa yun ng Dubai, ang kailangan lang po natin. And at least hindi na kailangan ng immediate family or blood relative na guarantor. Opo, opo. Ah, sige pa, okay. Pero mga available pa rin yung 1 month, yun nga lang yung package natin for A2A is we have 1,400. Opo. Hindi na po, ang kailangan lang po natin dito is passport copy niya. Saan ang agency ka po? Kasi dito sa amin, itinungan ang JK. Yes, ma'am, opo. Pati yung pasahero, baka... Kung 21, ma'am, yung last din nila, I recommend mag-exit na po sila ng June 18, Sunday. Sunday po kasi yung magandang exit. Ang sponsor. Tapos, mother's birth certificate parehas. Yes, po. Lahat i-provide natin. Okay. Tapos, be-briefing namin. Yes, ma'am, opo. Kasi hindi natin mapaprocess yung ticket at saka yung ticket kapag wala pang payments. Ang package okay. Sa amin mostly is... Alright, sige po. Thank you po ma'am. Have a nice day. Okay. Excuse me. Jenny. Hello po. Pinsan galing Pinas. Yes. Kupunin niya na 3 months visa package. Pinsan po ng first cousin? First cousin. Oo. Yung package namin ngayon with 3 months is 3,000. How much? 3,000 dirhams po. Pero complete package na po yun. Kami na po process na lang. Kailangan lang namin sa inyo i-sure signature sa affidavit. May affidavit yan. Eh kung ano na lang po, nag-visa po ba kayo ng, ano, ng freelance visa? Ay, yung mga nag-freelance. Eh yung mga nani visa po. Ah, iba yun. Hindi
Business business visa. Thank you. Ay, sige po, sir. Oh. Thank you. Okay po. Ah, sir. Okay lang? Thank you, sir. Nagre-residence visa din po kaya? Yan, nagpa-process si yung boss namin. Hindi. Paano? Kukunin ko po sana mag para lang mag-alaga ng baby namin. Oh. Ah, yung babae. Subali. Hindi, kuhan yan. Huwag kang mag... Kuhan yan ba? Yung ang tawag dyan. Buti Pilipinang tanong naman. Hindi, Pilipinang. Aal, mag-ask ka sa ibang...